Una sa lahat, van at truck nagsalpukan at biglang nagliab sa North Cotabato. 17 ang patay. Ang buong detalye kung din ang malagim na aksidente na yan, abangan maya-maya lamang. Bagal na gabi, Pilipinas. Sa frontline tonight, grupo ng mga Pilipinong marine biologist ng BFAR nilapitan ng helikopter ng China at saka pinahanginan malapit sa Pagasa Island. Isa pang panghaharas ng China, tatlong miyembro ng Philippine Navy na puruhan sa pambobomba ng tubig ng mga barko ng China, pati resupply boat ng Pilipinas nawasa. Mga lasing sa Cebu City at Talisay City nagsuntukan. Sumaraming bilang ng pertussis o whooping cough na itala sa bansa. Iloilo City nagdeklara na ng outbreak. Sa frontline news abroad, power bank biglang sumabog at nagliab sa loob ng bus sa China. Isang bata sugatan. At sa showbiz, Pinoy hiker sa Jeju Island, nakasabay si Korean Opa Song Kang. Sigaw ng netizens, sana all! Halos lipa rin na ng hangin ang mga tauhan ng BFAR sa Sandy Key 3 at 4 sa May Pagasa Island. Nilipitan sila ng helikopter ng China at saka pinahanginan. Ang mapanganib na pangmamaneobrang yan, ikinasugat ng ilang scientists at tauhan ng BFAR na mag-i-inspeksyon lang sana sa lugar. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Hey! Hey! Napapasigaw na lang ang mga Pilipinong marine biologist habang pinapahanginan ng helicopter ng Chinese Navy sa Sandy Key 3 o Sandbar malapit sa Pag-asa Island. Kinakapitan ng mga kababayan natin ang kahit anong mahawakan nila para hindi tangayin ng malakas na hangin. Masyadong mababa ang lipad ng helicopter kaya malaking perwisyo ang idinulot nito. 50 feet lang ang layo ng helicopter ng Chinese Navy sa mga marine biologist at nagtagal ang kanilang pangharas sa loob ng 10 minuto. Sa lakas ng hangin, ilang scientist, crew ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at miyembro ng media ang nasugatan sa insidente. Pati ang mga researcher divers nakarinig din daw ng malakas na tunog ng ping sa Sandy Key 3. Dahil delikado, umatras na ang BFAR. Pagdating nila sa Pag-asa Island Sheltered Port, ay agad binigyan ng paunang lunas ang mga sugatan. Malapit lang ang Sandy Key 3 at Sandy Key 4 sa Subi Reef na inaangkin din ng China. Nangyari ang delikadong pagmaniobra ng helicopter ng Chinese Navy nito lang Sabado sa gitna ng maritime assessment ng BFAR. Misyon nilang suriin ang marine biodiversity, partikular ang mga isda at ibang yamang dagat sa palibot ng mga sandbar. Bahagi rin ng pagsusuri na alamin kung may mga patay na bahura mula sa ibang lugar na itinambak sa mga sandbar. Nauna na nilang sinuri ang Sandy Key 1 at 2 noong Huwebes. Dito nakita ng mga eksperto na unti-unti nang namamatay ang likas na yaman sa paligid ng Pag-asa Island. Kinumpirma rin ng mga marine scientists na hindi natural na species sa lugar ang mga durog na coral sa sandbar. Senyales na posible ngang tinambak lang doon ang mga durog na bahura na nakunan noon pang Setyembre. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng BFAR kaugnay ng nangyari. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Sa parehong araw ng pangaharas ng China sa BFAR, nangyari rin ang pagwa-water cannon ng mga barko ng China sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pinagpapaliwanag dyan ng DFA ang Chinese Embassy, lalo tatlong tauhan na Philippine Navy ang napuruhan. Nagbabalik si Gio Robles. Maikli lang ang video na inilabas ng China Coast Guard sa pambobomba nila ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas na Unaiza May 4 o UM4 nitong Sabado.
Sa video na ito, makikitang habang winowater cannon, nagwawagayway ng puting tela ang mga sakay ng UM4. Hindi malinaw kung simbolo ba yan ng pagsuko. Sa hiwalay pang video ng China Coast Guard, isang barko lang ng China ang nakikitang nagbubuga ng tubig. Ibang-iba yan sa kuha ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines kung saan kitang pinagtulungan i-water cannon ng dalawang barko ng China ang UM4. Pinunterya ang harap, gilid at likod ng ating resupply boat. Bugbog sarado ang resupply boat na 8 beses tinamaan ng water cannon. Sa kabila ng pambubuli ng China, sinubukang umusad ng UM4 pero hindi ito umubra. Sa aerial video na ito, kitang-kita naman ang pag-corner ng 3 barko ng China sa BRP Cabra. Sa malapitang kuha ng News 5, halos dumikit na ang China Coast Guard vessel na ito sa BRP Cabra. Sa sobrang lapit nga nitong China Coast Guard vessel sa sinasakyan nating BRP Cabra ay halos kitang-kita na rin natin yung mga sakay nito na sinasabayan din tayo sa pagkuha ng video at mga larawan. Hello! Why are you blocking us? China Coast Guard, hello! Inabot ng ilang oras bago makalapit ang BRP Cabra sa Onaiza May 4. Sa aming paglapit, mas naging malinaw ang tindi ng pinsala. Matapos nga ang ilang oras na habulan at magkabilaan na binomba ng tubig, ito na nga yung pinangangambahan natin, tuluyan ng nasira ang resupply boat na Onaiza May 4. Kung makikita nga ninyo, halos magkalasog-lasog na yung malaking bahagi nitong resupply boat. Ayan, makikita po ninyo dyan sa taas niya, nasira na ng pag-water cannon ng China Coast Guard. Sa lakas ng impact ng tubig, 3 tauhan ng Philippine Navy na sakay ng UM4 ang sugatan. Isa-isang inilipat sa BRP Cabra mga sugatang tauhan ng Philippine Navy. Napuruhan sa kaliwang mata ang isa sa mga biktima. Nagkasugat din siya sa kamay at braso. 2 beses na niyang naranasan ito dahil sakay rin siya ng UM4 noong March 5. Nakayang-kaya pa namin pero itong uli na wala na talagang. Malakas na masyado. Hindi na kinaya ng alam. Nasa bridge o control ng resupply boat daw sila noon nang targetin sila ng water cannon ng China. Sa lakas ng buga ng tubig, kanya-kanya silang pulasan. Nag-cover na talaga kami kung saan pa kayong pwede mag-cover. Kaso wala na kami matakbuhan doon. Doon na lang kami sa isang kwarto. Napadasal naman ang isa sa mga biktimang tinamaan sa ulo at napilayan sa paa. Nanginginig at namimilipit daw siya sa sakit. Saan-saan po kayo, sir, tinamaan at anong masakit po ngayon, sir, sa inyo, sir? Dibdib ko, sir. Paa ko, sir, na pilayan ako. Hindi natuloy ang Onaiza May 4 sa Ayungin Shoal. Pero nagpadala ng rubber boat ang Philippine Navy para mailipat ang mga supply nito at tagumpay itong naihatid sa BRP Sierra Madre. Giit ng China nang hihimasok ang Pilipinas ng walang pahintulot sa kanila raw ang teritoryo. Banta pa nila kung magmamatigas pa rin ang Pilipinas, mapipilitan daw silang kumilos. Kaya maghanda na lang daw tayo sa anumang kahinatnan nito. Buwelta dyan ni Defense Secretary Gibo Chudoro. Bakit kayo nananakot? Kami ay hindi magpapasubo ng ating mga kababayan sa panganib. Ngunit, ang panganib ay lumalapit sa atin. So anong gagawin natin? Hindi naman tayo nambubuyo dito eh. Hamon pa ni Teodoro sa China, sa arbitral tribunal na lang magharap para magkaalaman na kung Pilipinas ba o China ang tunay na may karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. Kung talagang gusto nila, kung talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Pagkatapos, pag nahuhuli sila sa mga hindi tamang sinasabi nila, ayan na, magbabanta. Tama ba yon? Ang DFA naman,
Kinausap na kaninang umaga sa telepono ang Vice Foreign Minister ng China para iprotesta ang nangyari sa Ayungin. Pinatawag at pinagpaliwanag na rin ng DFA ang kinatawan ng Chinese Embassy. Bukod pa yan sa hiwalay na protesta ng Philippine Embassy sa Beijing. Sa kabila ng pagmamatigas ng China, muli namang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ang Amerika at Japan. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Sa ibang balita, nagsalpukan at parang nagliab ang van at truck sa Antipas, North Cotabato. 17 ang patay nang matrap sila sa nasusunog na sasakyan. Nasa frontline balita ngayon si John Arawa. Naglalagablab at nakatagilid ang truck na ito sa bahagi ng National Highway sa Antipas, North Cotabato. Matapos yan sumalpok sa isang van. Tumambad ang mga bangkay sa gilid ng kalsada. Pahawang mga sakay sila ng van na nagliyab din. Ayon sa mga otoridad, nawalan umano ng preno ang truck sa pababang bahagi ng kalsada. Nawalan ito ng kontrol hanggang sa bumangga sa van. Natrap ang mga sakay ng nasunog na van at kinalaunan ay namatay. 17 ang nasawi, isa naman ang sugatan. Hawak naman na ng pulisya ang driver ng dump truck. Nagmistulang pinitpit na lata ang harapang bahagi ng bus na ito matapos bumangga sa likod ng trailer truck sa Moncayo, Davao de Oro. Base sa investigasyon, huminto sa gitna ng kalsada ang truck matapos itong masiraan. Hindi naman ito napansin ng bus driver dahil madilim sa lugar at walang early warning device. Dead on the spot ang konduktor ng bus dahil sa pagkakaipit. Sugatan naman ang 23 pasahero ng bus. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng truck. Sa kuha ng CCTV na ito sa barangay San Felipe sa Padre Garcia, Batangas, makikita ang isang multicab na dumidikit sa katabi nitong tricycle. In-overtake ng multicab ang tricycle. Napunta tuloy sa kabilang lane ng tricycle. Hindi man kita sa CCTV na wala na pala ng kontrol ang tricycle at tuluyan nang bumangga sa isang closed van. Patay ang isang pasahero ng tricycle habang sugatan ang driver at 2 pang sakay nito. Nakikipag-areglo na ang driver ng multicab sa mga biktima. Wasak ang harap ng tourist van na ito matapos bumangga sa puno sa Talisay City sa Cebu kahapon. Bumibiyahe pa Southern Cebu ang van sakay ang isang Koreanong turista. Bigla na lang sumampa sa Center Island ang isang gulong ng van hanggang sa bumangga ito sa puno. Umikot pa ito at napunta sa kabilang lane. Ayon sa mga otoridad, posibleng nadulas ang sasakyan o nawala ng focus ang driver sa pagmamaneho. Sugatan ang driver ng van at pasahero nitong Koreano. Sa isa pang aksidente sa Talisay City, Cebu, bumangga ang isang SUV sa isang cement mixer. Base sa investigasyon, palabas na ng kalsada ang cement mixer galing sa garahe nang biglang dumating ang SUV. Hindi na nakapagpreno ang SUV hanggang sa tuluyang bumangga sa cement mixer. Ligtas naman ang mga driver ng parehong sasakyan. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Paalala po, hinay-hinay lang sa pag-inom ng alak para hindi matulad sa mga nagsuntukang lasing sa Talisay City at Cebu City. Panoorin yan sa Frontline Report ni John Arawa. Sa viral video na ito noong Sabado sa barangay Lahog, Cebu City, tila naging boxing ring ng 4 na lalaki ang sidewalk katabi ng pinag-iinuman nilang bar. Kanya-kanya silang palitan ng suntok at palo. Hanggang sa matumba na sila sa kalsada. Sinubukan silang awatin ng ilang pang lalaki pero imbis na magpaawat, lalong nanggigil at nanuntok pa raw ang isa sa kanila. Natigil lang ang gulo ng mismong gwardiya na ng bar ang namagitan. Ayon sa pulisya, nag-iinuman ng 4 lalaki na mangyari ang gulo. Di pa malinaw ang pinagmulan ng away. Pinagahanap pa mga sangkot at posible silang maharap sa reklamong alarm and scandal. Nauwi rin sa pisikala ng inuman ng 2 grupo ng mga lalaking ito sa Talisay City. Bugbog sarado ang isang lalaki na nakaalitan niya mula sa kabilang grupo. Habang ang isang lalaking ito sinubukan pang humabol ng suntok, pero inawat na siya ng mga kasamahan. Hindi rin malinaw kung ano ang pinagbulan ng gulong yan. Pinaghahanap na ng pulisya ang mga sangkot at posibleng ring kasuhan. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Suspendidong lisensya ng 2 bus driver sa PTEX na nagpositibo sa droga. Yun lang, bawas driver po yan sa dagsa ng mga pasero ngayong Semana Santa. Nasa front end balitang yan si Gerald de la Peña.
Kasabay ng pagdami ng mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ngayong Lunes Santo, nag-inspeksyon ang Department of Transportation at ibang ahensya sa mga driver at konduktor ng bus na babiyahe ngayong Semana Santa. May drug testing kung saan dalawang driver ang nagpositibo. Suspendido muna ang lisensya nila. Sinilip din ng mga otoridad ang mga bus at waiting areas. Paghahanda yan sa lalo pang pagdami ng mga biyahero, lalo sa Miyerkules Santo. Ayon sa pamunuan ng PTEX, posibleng pumalo ng 200,000 ang pasahero sa Miyerkules. Huling araw kasi ito ng trabaho ng ilan bago ang mahabang holidays. Ang ibang pasahero, mas maagang nag-book ng tiket para hindi maubusan ng biyahe. Eh kasi mahirap pong, di ba, katulad yan, Superlines, full, ano na daw, puno na po daw. Pagdating namin dito ng 27, kailangan ng 27 makaalis po kami. Sa ngayon, sapat na ang biyahe sa terminal, partikular sa mga uuwi sa Bicol. Pero naglabas na rin ng higit 1,000 special permits ang LTFRB para siguradong may masasakyan ang mga pasahero. Pinayagan na rin ng MMDA na makadaan ng mga provincial bus sa EDSA. Mula yan alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ngayon at hanggang bukas. At sa Miyerkules Santo, maghapon na silang makakadaan sa EDSA. Iyan po ay para bumilis yung turnaround time ng ating mga buses, lalong-lalo na yung galing sa probinsya, para po makakater sila na mas maraming pasahero. Ngayong puno ng pasahero ang terminal, nagpaalala si Transportation Secretary Jaime Bautista na umiwas sa mga kolorum public utility vehicle. Iwasan po natin sumakay sa mga kolorum na sasakyan dahil hindi tayo sigurado kung ito ay roadworthy, no? And sumusunod dun sa mga alituntunin ng LTO at ng LTFRB. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Naka-heightened alert ang mga paliparan kaya bawal munang mag-leave ang mga airport staff sa NAIA ngayong Semana Santa. Kanina, sinubok pa ang kahandaan ng mga airlines sa emergency. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Sa gitna ng biyahe, napansin ang flight attendant ang umuusok na bag sa isang cabin. Nang buksan, power bank pala ito na nag-overheat. Mabilis ang inilikas sa mga pasahero. Saka nagsuot ng safety gear ang crew. Ginamitan ito ng fire extinguisher. Sabay dispose sa portable battery. Ang eksenang yan, fire drill lang pala ng isang airline bilang paghahanda sa dagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Mabuting alam ng crew at pasahero kung ano ang aksyon sakaling mangyari man ito. Kaya sa mga babiyahe, laging titingnan yung power bank. Dapat hindi lalagpas sa 100 watt hour yung daladala nyo, kundi pwedeng magkaroon ng aberya o usok tulad nito. Bukod sa airlines, naka-heightened alert na ang lahat ng paliparan sa bansa simula pa kahapon. 24/7 ang operasyon at bawal muna ang staff mag-leave sa trabaho. Pumalo na kahapon sa higit 134,000 ang pasahero sa lahat ng terminal sa NAIA. Mas mataas ito sa karaniwang 132,000 itong nagdaang dalawang linggo ng Marso. Posibleng umabot pa ito ng 145,000 pagsapit ng Miyerkules Santo. Sa dami ng mga bumabiyahe ngayon, kanya-kanyang diskarte ang mga pasahero para iwas aberya sa flight. Ang grupong ito na pa Malaysia at Singapore, mas piniling i-handcarry na lang ang kanilang bagahe. Yung luggage namin, lagi lang namin siyang hawak. Lagi lang namin siyang nakikita. Para wala nang hassle na maghihintay pa sa baba, hihintay pa ng luggage mo. Iniingatan namin na pagka sa baba, di ba, hindi mo alam kung ano yung ano. Kahit na nakapadlock siya, before nasira yung ano. Ang pamilya sinadhan naman, nasa NAIA na 7 oras bago ang kanilang flight pa Hong Kong. Pero higit sa takot nilang malit, mas takot sila sa surot sa mga upuan. Nag-aalala kami, pero sabi naman sa balita okay na daw, na-disinfect na o naayos na okay na. Pero nag-iingat pa din kami, yung gagawin namin, hindi muna basta-basta uupo, check muna yung upuan. Tiniyak naman ng Department of Transportation na naresolba na ang isyong yan. Ininspeksyon na rin nilang NAIA Terminal 3 kanina at wala silang nakitang aberya. May pakiusap naman sila sa mga pasahero. Siguro kung po pwede, wag naman masyadong marami yung sumusundo. No? Normally kung minsan isang tao yung susunduin pero 10 yung mga family members na sumusundo. Kung minsan isa o dalawang sasakyan yung dala nila. No? Siguro hintayin nilang nila sa bahay. Huwag naman lahat, no? Para hindi rin magkaroon ng congestion. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Samantala, nagdeklara ng pertussis or whooping cough outbreak ang Iloilo City.
ang pagkalat ng sakit, sinisisi sa mababang bilang ng mga nababakunahang sanggol. Nasa frontline na balitang iyan si Maricel Halili. Nadagdagan pa ang mga lugar sa bansa na may outbreak ng pertussis o whooping cough. Isa itong impeksyon sa respiratory system at kadalasang sintomas nito ay pag-ubo ng higit sa 2 linggo, hirap sa paghinga, sipon at pagsusuka. Sa isang anunsyo, idineklara ng Iloilo City ang outbreak ng pertussis matapos silang makapagtala ng 7 kaso ngayong taon. Ayon kay Mayor Jerry Trenas, inaprubahan na nila ang Calamity Fund na 16 million pesos para makabili ng mga gamot at bakuna. We will go back to the protocols. Ang kabataan ay pausaron gid mas. Ang kabataan nga pwede bakunaan. Una nang nagdeklara ng outbreak ang Quezon City noong nakaraang linggo, kung saan 4 na ang nasawi ngayong taon. Nakapagtala rin ng pagdami ng pertussis cases sa buong Cordillera Region. Sa buong bansa, 453 cases na ang naitala, habang 35 na ang nasawi. Itinuturong dahilan ng Department of Health sa pagtaas ng kaso ay ang mababang bilang ng mga nababakunahang bata at sanggol mula noong pandemya. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, 72% pa lang ng mga sanggol na 18 buwan o 1/2 taon ang fully immunized o yung kumpleto ang bakuna. Target ng ahensya na gawin itong 95% sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Ginagawa na raw nila ng paraan ang kakulangan sa bakuna. Maliban sa bumaba yung pagbabakuna, nakalimutan, tinamad, o kaya naman ay ayaw magpabakuna ni mami sa mga baby po nila, nagkaroon din kami ng issues sa supply ng bakuna. So ngayon tayo para naglalagari para ibalik yung sigla sa pagbabakuna. Kaya nagka-catch up immunization kami para na sa ganun, yung mga batang na-miss yung kanilang schedule noong panahon ng pandemic ay mabigyan at makumpleto nila yung bakunang kailangan nila. Ayon naman kay Dr. Rodjean Solante, infectious diseases expert at presidente ng Philippine College of Physicians, hindi lang dapat mga sanggol at bata ang dapat magpabakuna, kahit kasi mga matatanda, hindi ligtas sa banta ng sakit. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Susunod, lalaking nagbibisikleta sa Davao City, nag-ala Superman sa kalsada. Shih Tzu sa Baguio, sugatan sa bibig matapos umanotalian ng alambre. At EXO vocalist na si Dio babalik sa Pilipinas para mag-concert. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Ang inyo pong napapanood ay ang viral video ng isang biker na nag-ala Superman sa Davao City. Sa kuha ng isang motorista, makikitang nakadapa ang lalaki habang nagbabike sa Diversion Road, Barangay Matina, Pangi.
Mabilis ang takbo nito sa pababang bahagi ng kalsada. Gumit na pa siya at nag-overtake sa isang sasakyan. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng biker na posibleng maharap sa reklamo lalo't wala siyang helmet. Plano ng kampo ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. na mag-apply ulit ng political asylum sa Timor-Leste. Gusto rin daw nilang dumulog sa United Nations Human Rights Council. Nasa frontline balitang yan si Jenny Dawn. Nakauwi na ng bansa ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation na mula Timor-Leste. Pero hindi nila kasama ang pakay nila doon na si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Hanggang ngayon, hawak pa rin ng mga Timorese police ang dating kongresista. May gumugulong pa kasing court trial kay Teves sa Timor-Leste kaugnay ng merito ng kanyang red notice. Lalo't inaapila rin ng kampo ni Teves ang pagkakaroon ulit ng political asylum ng dating kongresista. May sarili kasing proseso ang Timor-Leste bago i-turn over si Teves sa NBI. Pero kahit hindi kasamang umuwi ng NBI si Teves, giniit ni NBI Director Medardo de Lemos na matagumpay ang kanilang biyahe. Kung hindi tayo dumating doon, baka hindi sila ganun ka-agresibo mag-enforce ng red notice list. Paglilinaw ng NBI, hindi sila kasama sa paghuli kay Teves dahil hindi sila pwedeng sumama sa reinforcement team ng Timorese Police. Pinilit daw ng NBI team na makausap si Teves o makakuha man lang ng katibayang nasa loob na siya ng detention center doon. Nangyari lang ito nang lumapit sila kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So, wala. Humingi kami ng audience kay President Horta. We have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed to take the photographs of Congressman Teves so that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Teves. Maayos naman daw ang lagay ng dating mambabatas na maka-face-to-face ni Director de Lemos. Pero takot daw siyang umuwi ng Pilipinas. Ayon sa NBI, maging ang presidente ng Timor-Leste, gusto nang pauwiin sa Pilipinas si Teves. Kung nakausap namin sa si President Horta, ang sinasabi nga niya, gusto rin niyang matapos kaagad ang proseso. Huwebes nang arestuhin si Teves sa capital city ng Dili habang naggo-golf. Inaresto si Teves sa bisa ng red notice na ipinataw sa kanya ng Interpol. Para yan sa nakabinding arrest warrant laban sa kanya dito sa Pilipinas para sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Si Teves ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Sa ngayon, pinag-aaralan ng mga abogado ni Teves ang ilang legal na hakbang kabilang ang pagdala ng usapin sa United Nations Human Rights Council. Nauna na nag-apply ng political asylum sa Teves sa Timor-Leste noong 2023 pero hindi ito inaprubahan. Immaterial kasi yung political asylum sa amin kasi cancellation of passport ang ating approach. Diba, undocumented alien. Tsaka ang political asylum is political persecution. Ay itong hinaharap ng mga kaso dito, murder. May proscription ang anti-terrorism council na terrorist. So wala akong nakitang politika doon sa aking pagkakaintindi. Sa pinakabagong pahayag ng kampo ni Teves, walang extradition treaty ang Pilipinas at Timor-Leste kaya dumaraan sa trial ang usapin. Binigyan daw ng 15 days na extension sa Teves para manatili roon. Ang trial pong yun is to determine whether there are sufficient grounds to keep detaining Representative Teves or to release him or to give him safe refuge or to return him to the country. Dalhin nila rito, wala naman po silang ebidensya. All of their witnesses have recanted. So let's just wait for the course. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Sa ibang balita, isa na namang aso ang nakaranas ng pagmamalupit at tinalian pa umano ng alambre sa bibig. Samantala, nagpositibo naman sa rabies ang viral na asong si Kilua. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Nagpositibo sa rabies ang labinang asong si Kilua, ang golden retriever na pinatay sa Bato, Camarines Sur noong nakaraang linggo. Lumabas yan sa pagsusuri ng Bureau of Animal Industry ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Kaya ang pumatay kay Kilua na si Anthony Solares na babahala para sa sarili dahil kinagat siya nito.
Mauricio Cavado, kahit pa paano. Abis yun, hindi natin alam kung kailan tatama sa katawan natin sa... Pinaninindigan natin na kinagat ka talaga at may... Opo, meron pa nga po dito. Dito po. Yan, ito po. Yan. Yan ang kagat. Giit naman ng amo ni Kiluwa na si Vina Arazas, kumpleto sa bakuna kontra rabies ang alaga. Yun nga lang. Yung mga sumunod po kasing bakuna niya is yung mga kapatid ko na lang po na ang nag-injected. Nasa healthcare din po sila and may knowledge din po sila sa pag-injected. Although mali po talaga na tayo mismo ang mag-injected dahil licensed vet dapat ang kumakan. Ang post naman, hindi pa kumbinsido kung kay Kiluwa nga mismo ang rabies virus na nakita. 5 araw na kasing nakalibing ang aso. Posible raw na na-contaminate lang ang labi nito lalo't nakita si Kiluwa malapit sa katayan ng hayop. Pero ayon sa veterinaryo, imposibleng mahawa pa ng rabies ang asong patay na. Pwede lang daw itong magka-rabies kung nakagat siya ng asong may rabies. Giit naman ang Animal Welfare Group, kahit may rabies ang isang aso, hindi pa rin katanggap-tanggap ang ginawa kay Kiluwa. Hindi rin daw masasabing self-defense ang ginawa ni Solares. Kaya kanina, sinampahan na si Solares ng reklamong paglabag sa Animal Welfare App. Sa Baguio, napunit ang bibig at puno ng sugat ang baba ng Shih Tzu na si Hades. Ayon sa kanyang fur parent na si Venice, 5 araw na wala si Hades. At nung nakaraang Martes, nakita nila ito sa paradahan ng jeep. Duguan ang nguso ni Hades. Isinugod siya sa vet at ngayon nagpapagaling na. Di pa masabi kung goma o alambre ang ginamit pantali sa nguso ng aso. Hinala naman ang fur parents ni Hades na pagdiskitahan ng kung sino ang alaga niya nang makawala ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Naimbyerna at pumatol na ang aktres na si Kim Molina sa mga nagsasabing mukhang kargador ang boyfriend niyang si Gerald Napoles. Pinost na mismo online ni Kim ang screenshot ng comment, reply ng aktres. Totoong nagkargador ng tela sa Divisoria noon ang Barangay 5 Panalo host na si Gerald. Pero wala naman daw dapat ikahiya lalo't marangal itong trabaho. Kaya hindi rin daw mag-gets ni Kim kung bakit tila mali ang tingin ng ibang tao sa pagiging kargador. Pinatulan din niya ang isa pang nag-comment na balat sibuyas daw ang aktres. Sagot ni Kim, kailangan lang daw niyang magsalita na hindi tamang maliitin ang mga manggagawa gaya ng isang kargador. 10 years nang magjowa sina Kim at Gerald na host ng Barangay 5 Panalo bago mag-Frontline Pilipinas. Ipinagtanggol ni Moira De La Torre mula sa Bashers ang Australian singer na si Lenka kaugnay ng viral song na Selos. Say ni Moira, marami sa mga singer ay malaki ang impluensya kaya dapat lang silang maging responsable. At kung gagamit man ng ibang awitin, dapat pa rin daw respetuhin ang karapatan ng original singer. Burado na sa mga music app ang mga kanta ni Bangsamoro singer Shaira na Selos at Forever Single dahil sa copyright issue. We just really need to do what's right and to credit the people that need to be credited. Madami po kasing hindi din educated sa mga copyrights. My advice for people who want to take on this industry is really just be always willing to listen, always willing to learn. Nanawagan naman si Shaira na tigilan ng pambabash kay Lenka na original singer ng Selos. Naging maayos din daw ang pag-uusap nila ng kampo ng Australian singer. Sabi pa ni Shaira, ginagawa lang naman ni Lenka kung ano ang tama. Yan muna ang ating chika. Diyan lang kayo, mga kapatid. Susunod, mga sakay ng bus sa China, labulabog ng sumabog at nagliab na powerbank. At ang pagtatag finale concert ng SB19, inanunsyo na. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Milyong-milyong pisong halaga ng droga ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon sa Benguet, Sorsogon at Pasay. Hindi bababa sa 600 kilo ang pinatuyong marijuana na nasamsam sa tagong plantasyon sa Tuba, Benguet. Aabot sa 72 million pesos ang halaga niyan. Tinutugis pa ang mga nagtanim nito na umupa lang daw sa bukid. Higit 14 million pesos naman ang shabu ang nakumpiska mula sa dalawang individual sa Matnog, Sorsogon. Isinilid sa mga pakete ng tsaa ang 2 kilo ng droga. Sa Pasay naman, 3 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 20 million pesos ang nasabat mula sa isang lalaki. Nakalagay sa transparent na plastic ang mga droga. Mahaharap sa kaukulang kaso ang mga suspect sa Sorsogon at Pasay. Sumabog at nagliab ang power bank na dala ng isang pasahero ng bus sa China. Sa video na yan, makikitang natutulog ang ilang pasahero nang bigla na lang tumayo ang isang lalaki dahil nag-apoy na ang kanyang bag. Laman ng bag ang kanyang power bank na biglang kumutok. Nagpanik ang ilang pasahero habang ang iba sa kanila ay tumulong sa pag-apula ng apoy. Sandaling tumigil ang bus sa emergency lane pero tinuloy kinalaunan ang biyahe nito patungong Hangzhou, sugatan ng isang batang pasahero. Susunod, pagtatag finale concert ng SB19, inanunsyo na. At isa pang concert na dapat abangan ang pagbabalik ni EXO D.O. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Pagpapaka-good boy ng singer na si JK Labajo matapos niyang hindi iwan sa ere ang umiiyak na baby sa isa niyang concert. Ba't mo pinaparinig ng ere yung bata? 2 months pa lang maagawag. Umiiyak na si baby, okay lang ba yan? Umiiyak. Ha? Kawawa naman yung bata. So yung mga bata, especially 1 year below, super sensitive pa yung mga tenga nila. Sino pa mayroong ano dyan, headphones or something? Kawawa yung bata. Nahinto saglit ang concert ni Juan Carlos dahil dyan. Nag-alala ang singer, kaya siya na mismo ang lumapit at kumarga kay baby para patahanin. Base sa nag-post ng video, 2 months old pa lang ang sanggol na sinama ng kanyang magulang sa concert. Marami ang naantig sa ginawa ni JK, pero hindi natuwa ang ilang fans sa magulang ng sanggol. Hindi na raw dapat siya sinama sa concert para sa kanyang kaligtasan. Para sa Korean fans dyan, magbabalik concert sa Manila si EXO D.O. At marami namang napasana all sa isang Pinoy hiker nang makita niya si Korean Opa Song Kang. Yan at iba pa sa report na to. Maraming K-drama fans ang napasana all sa Pinoy na ito matapos niyang makita ng malapitan si Korean superstar Song Kang. Ayon sa uploader na si Hexter, nakasabay niya ang aktor habang nag-hike kahapon sa Mount Halasan sa Jeju, South Korea. Pero kahit tila pagod sa hiking, looking fresh pa rin si Song Kang. Caption tuloy dyan ng uploader, sana all ganyan pa rin itsura after 9 hours of hiking. Nakilala si Song Kang sa ilang sikat na Korean drama gaya ng Navilera, Sweet Home at ang latest niyang Netflix series na My Demon. 오늘 우리 결혼 기념일
Itinanggi naman ng talent agency ng isa pang Korean actor na si Kim So-yoon ang dating rumors nila ng aktres na si Kim Se-ron. Nagugat yan sa kumakalat online na picture nila na ito kung saan magkadikit pa ang pisngi nila. Pero paglilinaw ng management ng aktor, throwback lang ang litrato noong pareho pa ng talent agency si Soo-yoon at Se-ron. Gagawa raw sila ng legal na hakbang sa mga nagpapakalat ng malisyosong post. Inactive na ngayon sa showbiz ang aktres. Bida naman ngayon si Soo-yoon sa romantic K-drama na Queen of Tears. Good news naman sa mga Pinoy XOL! Babalik at dito sa bansa si EXO main vocalist D.O. Para yan sa kanyang concert na Bloom sa August 31. Wala pang detalye kung saan ito gaganapin. 2018 pa nang huling bumisita sa Pilipinas si D.O. para sa concert nila noon ng EXO. Habang sa April 13 naman na ang concert ng co-member niya si Baekhyun sa Smart Araneta Coliseum. Eto na ang hinihintay nyo, 18s. Kumpirmadong magko-concert nga ang P-Pop Kings na SB19 dito sa bansa. Inanunso nila yan ngayong gabi with picture ng pagtatag finale concert, Mag-ipon na 18s, dahil dalawang araw ang concert nila sa May 18 at 19 sa Smart Araneta Coliseum. Stay tuned muna sa kanilang social media pages para sa ticket selling. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Janelle Lipon. Happy Monday, mga kapatid! At para naman sa ating pabagong pampagood night, viral ang isang kasal sa Mandaluyong. Nag-ala concert kasi ang seremonya dahil nag-sing along ang pari, groom at bride. Makes me feel things, the word God just smiled. Yan ang isang wedding sa Santuario de San Jose Church sa Mandaluyong kamakailan. Kinanta ni Father John ang How Did You Know na mangha ang mga guests sa boses ng singing priest. Pero ang twist, lumapit siya sa groom at sa bride at pinakanta ang dalawa. Ayon sa uploader, wala raw ideya ang ikakasal sa trip ni Father John. Pero game naman silang nakising along. Kinilig tuloy ang mga dumalong guests. I guess what I'm really trying to say is not every day that someone like you comes my way. The words can't express how much I know. You may now kiss the bride. Baka wala daw wedding singer sa reception, sabi ni Father. Pero sa kasal yun eh, hindi naman religious song yung pinakanta nila eh. It's in the middle of the wedding, but anyway. Multitasking si yes, yes. Buti nga handa si bride at groom, actually, diba? Bigla-bigla eh. Hindi ba nila talaga alam yun? Hindi daw siya eh, gulatan daw. Magaling yun, magaling kumanta yung bride eh. Baka nakapag-practice, hindi pong, ito may dala akong minus one. Wedding ready? Nga naman, may minus one nga naman. Ayan po ang 45 minutes sa pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matatalinong opinion. Kami yung kasangga sa pag-ubalita. Sa ngalan ni Mayan Dos Baños, ako si Nikki De Guzman. At ako lang po si Adlingao. Magandang gabi.